Tana mo ana og asa ko paingon sa anak ko pupunta is magano ta mga migs maglabay ng basura, kinapo na din yung basura sa ano sa bin kasi hindi pwedeng kung saan-saan lang natin itapon yung mga basura dito, may penalty iyan mga migs. So yan ang bin doon sa labas. Saka yan ang succulents na ano na malapit ko nang iiwan. Tapos tingnan nyo ang paligid mga migs, walang katao-tao. May mga sasakyan pero yung mga owner niyan, yung mga may-ari niyan is nasa loob ng bahay. Iwan ko kung anong ginagawa. Oh, saan man ako pagmaritis ana, kinsa may maka akong kamaritisan eh. So wala. Oh, walang mga maritis dito, wala tayong mga kausap. Yan, ang linis ng paligid. Saka yan, hard rubbish yan, mga migs. Ano, mga laruan ni Jackie, itatapon. Hindi pa kinukunikulik ng ano, basura ba? So, muna ang sitwasyon ako tayo, mga migs. So, kani mga migs, butangan ako voice over, aron mo makabalo o unsa ni siya. So, muna akong giingon na naani sa eskwilahan sa Fleetwood Primary School. So, usama ko ni sa na-invite na pupunta dito. Saka, witness yung activity nila ba? Yung mga bata kasi diyan na nag-aaral, may activity sila na ano ba? Mag-donate ng mga kahit anong bagay tapos ibibinta nila. So, ini-invite kami. So, kinukuha naman namin na ang daming tao saka ang dami ding mga nang namarigya ba? Daming binibinta yung mga kinokoleksyon ng ano, ang yung mga dinodinate ng mga bata is ano, ibininta din nila to earn money para sa project nila sa school. Eh yan, kita niyo yan o iba-ibang diskarte nila para ma ano sila, para mahalinan ba mga mix or makabinta. Kaya ano, need nila na maka-earn of money ano ba yan? Kada grado mga migs? So, nabawa grade 1 or grade 2 like that, may dinodination ang mga parents or yung mga bata para ibinta nila. So, daming tao yan, dami din pagkain, daming inumins, pero ano, bibili ka. Hindi pwedeng free yan, walang free na sa ngayon. So, bibilihin mo. Yan, ito yung activity ng ito. At saka, ang lawak ng ground ng school nila mga migs, hindi tulad yan sa atin.
lawa kasi may football, may basketball court, may football court, may tennis court, mga ganyan, cricket court. So yan, pag gusto lang yung mga bata kung anong lalaroin nila dito. May volleyball court, like that. So, napakalawak ng paligid ng school na ito, napakalaki. So, ang daming bata kayo nag-aaral dito. Saka walking distance lang ito sa bahay na tinitirahan namin dito mga mig, sa bahay ni Jess. Walking distance lang. Pag naghatid ako kay Jackie sa kinder, ano, nadadaanan natin ang school na ito. Kasi, ano lang, munti ka na magkaharap sila, o malapit na magkaharap. Ano ba yan sa Tagalog mga mig? Pasensya na kayo. So, ito yon. Saka may mga nabili kami dito. Papakita ko sa inyo mamaya. Alright, hello mga migs! Maayong adlaw sa tanan. So sa ngayon, ano, i-share ko sa inyo, magchichika-chika naman ako sa inyo ngayon, no? Magchika tayo, ha? Pero, ano, good morning muna ako sa lahat. Tapos sa lahat ng mga migs natin diyan. At saka mag-thank you ko sa lahat na sumusuporta at sumubaybay sa ating mga video. Kahit na, ano, yung trying hard kayo mga migs, no? Zero. Pero ano ba, yung masaya ako pag ano, pag nagbe-video-video tayo para hindi tayo maburyong mga migs ba? Hindi ako masyado maburyong dito kasi habang tumatagal tayo dito is lalo kong nami-miss yung pamumuhay natin sa Pilipinas, yung buhay natin sa Pilipinas ba? Kaya tuwing magbablog ako, tuwing nagbibideo ako, is naliw ako ba? O nalilimutan ko kung ano nang nangyari doon sa Pilipinas, mga ganyan-ganyan. So yung mga changes sa buhay natin mga migs ba? Dito ko ano naaliw. So kahapon pala, i-share ko sa inyo na nagpunta pala kami sa school kasi isa kami sa nabigyan ng invitation na mag-visit sa school malapit lang dito sa tinitirahan namin, mag-visit doon kasi may activities yung mga bata na ano sila ba, mag-earn sila bitaw ng money kaya na sila yung mga project. Oh, may mga project silang gagawin sa school. So, isa sa mga ano nila doon is nag-invite sila, nag-house to house sila, nagbigay ng mga invitation. So, ano, napakaswerte namin kasi isa kami sa nabigyan ng invitation na pumunta dito. So, ito yung invitation nila. Yan. Yung pambata lang mga migs ba? Pambata na invitation. Fleetwood Primary School. Yun ang pangalan ng kanilang school. Fleetwood Primary School. So, nakalagay dito yung mga, ano, yung time 4 p.m. to 7 p.m. pala. Yung ano nila, nag-start yung activities nila doon. So, nagpunta kami kasi malapit lang naman, walking distance lang dito sa bahay, so bumisita kami doon. So na-amaze talaga ako mga migs, i-share ko sa inyo, na-amaze talaga ako pag punta namin doon kasi napakadaming tao at saka napakadaming Pilipino din na nag-visit sila doon, saka yung mga bata, daming bata, so lahat masaya mga migs, so ang daming paninda. Yun pala is, ganito ang sistema nila sa kanilang activities. So, by grade, halimbawa, yung grade 1, mag-donate sila, lahat ng bata or parents, mag-donate sila ng mga things, halimbawa, books, mga tasa, yung mga pambahay, pwede, mga damit, yung ganyan, mga laruan. Tapos, iniipon nila iyon by grade. So, tapos, ano, ibinibinta nila to earn money para pag nabinta iyon, may pira sila, may pira na ang school. Pero ang pira is mapupunta iyon sa school para sa project nila. Sa school ng mga bata. So, which is para din naman iyon sa mga bata, no? Tapos, napunta kami doon. So, ang ano na, amazed talaga ako mga mig. So, ang saya talaga doon. Ang daming mga paninday. Lahat ng mga pagkain, mga ganyan, mga drinks. Mga kung anong gusto mo, nandun. Tapos, mura lang siya kasi para sa school man iyon. Tapos, ano,
para makatulong kami, nag-isip kami makatulong. So si Jackie, gusto niyang maglaro sa Jumping Castle. So, mura lang. So gusto niya maglaro sa Jumping Castle. Kaya mahilig naman talaga si Jackie na magtumalon-talon ba kasi may ano siya dito, may trampoline siya. So gusto niyang maka-experience na kasama yung lahat. Kasama kasi maraming mga bata din doon, naglukso-lukso mga migs ba. So binilhan siya ng kanyang daddy ng ticket. Kasi pag may bibilhin ka mga migs, hindi direkta pera ang ibibigay mo doon sa pagbibili ka. Ano muna, bumili ka muna. Kasi iba yung nagtitinda, iba din yung na-assign na magbigay ng ticket. Which is doon napupunta ang pera. Hindi mo direkta ibibigay yung pera sa doon sa nagtitinda. Ang nagtitinda is ticket ang kanilang kukunin, hindi pera. So, bibili ka muna ng ticket. So, binilhan si Jackie ng ticket ng kanyang daddy. Ay, ando, nagtalon-talon sila. Si Jess naman, para makatulong din siya, bumili din siya ng pagkain. Bumili siya ng sausage. So, nag-isip naman ako, ano ba naman may tutulong ko? So, ako nag-ikot-ikot, nag-observe ako, nagbibideo sa kanila. Ganyan. Kasi na-amaze talaga ako doon mga mix din. Ang mga tao kasi dito ba, anong himansin nun, mag-hi, hello, good sila, mag-smile din siya sa mga friendly ang mga tao dito kasi mga migs. So, ikot-ikot ako, say hi, hello sa mga nasasalubong natin, ganyan. Pilingon po kayo, no? Bisag trying hard kayo mag-English, so pilingon kayo, nag-hi, hello po. Video, ganyan. Tapos, hanggang sa nakapunta ako doon sa mga nagtitinda ng mga books, mga libro, na tingin-tingin ako. May isa akong nakaagaw pansin sa akin. Ito. Itong books. Ito. Papakita ko sa inyo ha. So, one set ito mga migs. 5 pieces. 5 na books ang sulod sa isa kaingon. Ani. So, one set siya. Which is, kung sa bookstore mo ito bibilhin, is mahal ito. Kaya hindi ko na ito binitawan. Sabi ko, bibilhin ko ito para makatulong naman ako sa mga bata. Nagtanong ako, $3. So, nag-ikot-ikot ako doon hanggang sa ito din, nakita ko. Ito siya, 1,000 pieces jigsaw puzzle. Ito. Oh. Kaya mahilig naman talaga akong mga mix ba? Kanang mag-solve ng problema, mag-solve ng problem na hindi akin. Tulad nito mga mix, ito ang hilig ko talaga. Simula nung bata pa ako, ito talaga ang gusto ko, yung mga puzzle-puzzle mga mix ba? So, kung bibilihin mo din ito sa mall is nasa $15 to $20 ito kasi marami na siya, 1,000 pieces na siya mga mix na jigsaw puzzle. Ipakita ko sa inyo ha kung ano ang laman nito. So ito siya. Ito yung jigsaw puzzle. Ito ang isosolve ko. Isosolve natin ito. Ipapakita ko sa inyo ito pag nasolve ko na ito ha. Tapos ito. Ito yung pattern, ito ang picture na isosolve natin dito. Ito siya, kailangan mabuo siya. Buuin natin ito hanggang sa ito na ang mabuo natin. So, ito is $2 lang ito mga migs, ang mura lang. So, donation ito ng mga bata tapos ibininta nila. So, diba? So, nakasave ako. Pero, may nabili na akong ganito, 500 pieces lang iyon, 500 pesos, jigsaw puzzle din iyon, Australian map man ata iyon, Australian map ang nabili ko, tapos Queen Elizabeth. So, tag 500 pieces lang sila, but ito is 1,000 na siya, kaya binitbit ko talaga, hindi ko na binitawan. Mayroon pa sanang tatlong ganito, tag $2 lang, pero isa lang ang kinuha ko, kasi ito lang ang nagustuhan ko, tapos sa isip ko, iniisip ko, paano ang pagdala sa Pilipinas? Kasi gusto kong dadalhin ito sa Pilipinas. Okay, pagkatapos ko itong masolve, na naman natin? Para ipasolve na naman natin sa iba. Kasi kami dalawa ng sister ko is mahilig talaga ng mga ganito. Parang bata din, kahit matanda na. So, ito ang nabili ko. Itong dalawa. So, naka $5 din ako. So, happy na ako doon. Sabi ko, nakatulong na ako sa mga bata doon sa school. So, hopefully, may susunod pa kung may pira. So, yun ang ginawa namin doon. Pero hindi kami nagtagal, hindi kami masyado nagtagal. Hindi kami umabot ng 7 p.m. doon kasi manamig na yung hangin. Eh, si Jess, nagsuot-suot pa naman ng sexy-sexy. Tapos, hindi nag-jacket. O, habang nagkagabi is, nagkahapon na siya, kung ano siya, kanang
malamig na yung panahon ba. So kaya umuwi din kami at saka nakita naman namin na si Jackie is enjoy na enjoy siya sa ano doon. So yan, sinishare ko sa inyo na ano, happy ako na nakatulong sa kanila at happy din ako na nakabili nito. Ito ay para kang Jackie, itong books ay para kang Jackie kasi pambata ito mga migs, nalimutan ko pambata ito para ito kay Jackie at saka ito para sa nana na matanda na maglaro pa nitong Jigsaw Puzzle. So thank you for watching mga migs, maraming salamat sa inyo diyan, sa inyong pagsubaybay sa ating video. Nagayungit-yungit na. O nagayoring-yoring na mga migs, no? Kaya ano, iso talaga pag ano, yung Tagalog ba? Although Pilipino tayo, pero sa amin kasi, Bisaya kami kasi, sa Mindanao kami. So disclaimer lang po dyan sa mga Tagalog, pagpasensyahan ninyo itong migs nyo ha, na nagayoring-yoring. nagahirap-hirap sa kalisod magsalita ng Tagalog, lalo na pag English, dan lang yung English natin, pero trying hard kayo mga wings na. So, thank you for watching, maraming salamat. See you sa susunod natin na video, may karamtong pa ito. Thank you!